Okay, good afternoon everyone. So today we're gonna topic this engineering math board exam problem, which is a new topic for today. So ito, hindi muna tayo maggagawa ng mga problem regarding air conditioning. So maybe next session na lang tayo gagawa. Then this engineering math board exam problem is typical to all engineering. So okay. So, this is prepared by me. So, by the way, Engineer Charlie Rivera. Then, this is the table of content. Okay, so we have algebra, which is ito yung mga nilalaman natin. Algebra, trigo, analytic, and solid geometry. Differential and integral calculus. Differential equation, probability statistic. Advanced mathematics for engineering math. Engineering mechanical, and then engineering economy, this sa huli natin. Okay, then ang gagawin natin sa video na to is ikakatkat lang natin kasi medyo mahaba yung mga explanation natin dito. Okay, so i-detail natin yung mga problem na yan. Okay, so first we'll start in a first set. Okay, so ito yung first set natin. So we have problem for algebra, which is itong dalawang problem na to is sample board exam problem. Okay, na hindi natin alam kung kailan siya lumabas. Okay, so here we're gonna read this number one problem. So number one is find the values of the constant values. Ibig sabihin, dalawang value ang hinahanap dyan. Okay, so dalawa ang sagot. That's why there's a plus minus here. Okay, constant k, so that the equation k x squared plus 9 k square x equals to 3 plus x. So ano ba ang gagawin natin dito para ma-solve tong ganitong problem? So if we provide the value of x, so ang ginagawa ng ibang estudyante dito, so we're gonna provide the value of x here, and then masasolve na natin yung value ng k, which is maling way yun kung ganun gagawin natin. Okay, kung magsiset tayo ng value na hindi natin alam yung value ng x, so ang gagawin natin, we're gonna provide the value of tawag doon, ang gagawin natin, i-compare natin yung ano nila, yung coefficient and then yung exponent ng bawat equation na to. Okay? So ito yung solution natin. So we have a solution for this. So solution using comparing or exponential coefficient method. Okay, here. So write muna natin yung equation. So ito yung equation natin. Then after that, so yung sinasabi natin comparing and exponent coefficient method, ito yon. So dito sa ano na to, meron pa tong kaparehas si exponent na x square, wala. So it means dito magpo-provide tayo dito ng another value, which is kapareho dapat nito. Ano ang pwede natin ilagay? So pwede natin ilagay is 0 x raised to 2. Bakit 0 x raised to 2? Kasi equivalent pa rin naman sa 0 yan, di ba? Tama. Then here, ano ang kapareho naman ng x? Meron ba tayo? Meron tayong kapareho niyan. Ito. Okay, so it means hindi na tayo mag-provide. Okay? So here, dito sa pangalawang, sa unang equation natin, in the right side, so, sa left side ng kamay ko, okay. Here, syempre, wala tayong constant dito. But here, in the right side equation, meron tayong constant, which is 3. So, pwede ba tayo mag-provide dito ng another equation, which is equivalent dapat dito. So, since itong x natin is raised to 1 yan, so it means gagamitin natin is x raised to 0. So, mag-add tayo dito ng x raised to 0. Okay? Pero, anong dapat talabas? So, constant din. So, 0 din yan. Lalagay natin. Okay? Kasi ang x raised to 0 is equivalent sa 1. So, multiply it to 0 sa 0. Then here, syempre para magkapareha sila, we'll provide x raised to 0 here. Okay, so this is the comparing and or exponential coefficient method. So, ilalagay natin siya in this scenario. So, ano siya? Okay, sunod-sunod na yung exponent niya dito, x raised to 2, x raised to 1, x raised to 0. So, ngayon, okay na tayo dito, na set up na natin siya. So, ang gagawin natin,
i-compare na natin isa-isa. So compare natin tong equation na to. So ito 'yon. Okay, so dito may babawot ba tayong value ng k natin? So meron naman, kakinansel natin to. So therefore ang k natin is equivalent to 0. But itong k natin na 0 is not in the choices. So it means hindi natin 'yan yung gagamitin natin. So hanap tayo dito sa iba. Okay, dito. So hanap tayo dito sa pangalawa. So ito yung equation 2. So here maybe we can provide the value of k. So pag kinansel natin to, so makakapag-provide tayo ng 9k square is equal to 1. So here pwede natin i-divide by both side by 9. So therefore k square is equivalent to 1 over 9. Okay, later yan natin. Dito muna tayo sa pangatlo. Sa pangatlo baka may mabuo tayo. Okay, ito saka ito. So it means wala tayong mabubuo diyan. Okay, kung kinansel 'yan, wala. Pandang 'yan. So 0 is equal to 3. Which is wala tayong value k diyan. Okay? So here, this is the acceptable equation here. So ang lalabas diyan na value which is k square natin is equivalent to 1 over 9. So square both side. Okay, so pag in-square natin isang numerical value, so makakapag-provide tayo ng dalawang plus minus equation. Okay, so value, so therefore ang sagot is plus minus 1 over 3 or letter B. Okay, so this is the acceptable equation for this. Okay, so number 2, ang hinahanap, what is the 2001 dapat yan. Wait, mali yung 2000 first digit in decimal. Okay, decimal equivalent to 1234 over 9999 starting from decimal point. Okay, so gagawin natin dito itong ganitong problem is just so repeating decimal lang naman ang mangyayari dito kung i-divide natin. Okay, so try nating i-calculate sa calculator lang. Okay? Actually, madali na lang naman tong ganitong problem. So, try natin. So, ito, syempre, hindi natin makukuha yan. Okay, ng mabilisan. So, 999. So, here, i-fix natin into 9 digit. So, it means, nagkaroon siya ng repeated, decimal. Which is 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4. So, may 4 pa yan dito. Ni-round off lang yan dito sa calculator natin. So, it means this one is a repeated decimal. Okay? So, here, this is solution. So, ganito ang mangyayari niyan. Repeated yan. It means magkakaroon tayo dyan ng yung repeated na mga mga decimal numbers. Okay? So, here, so we can provide this one is a first digit, second digit, third digit, fourth digit, up to fifth digit. So, and then, after that, magkakaroon tayo ulit ng repeated. Okay, repeated decimal number. So, here, ang gawin natin, burayin lang natin to. Okay, erase. Okay, ayan, para natakpan. Okay. Ayan, then next, dito tayo okay, so, yung 2001 natin, divide natin sa 5 kasi since nagkaroon siya ng repeated decimal dun sa portion na yon. So, ang gagawin natin is di-divide natin by 5. Okay, so, divide natin by 5. So, 2001 divided by 5. So, ang lumalabas dyan is 400.2. Okay, so yung 400 is a close decimal na siya. So, it means hindi na siya kasama dun sa bibilangin natin. Okay, so ang bibilangin na natin dyan is si 0.2. Okay, so ano nga ba yun? So since ang natin is dinivide natin siya by 5 decimal or 5 digit. So it means digit kasi yung hinahanap nyan. Okay, pang 2001. It means kukuha tayo dun sa fractional value nyan. Okay, ito yung fractional value nya, yung 1/5. Okay, 1/5. So it means ano ba yung 1/5 natin? Yung pang natin? So, yung panglima is 5. So, it means yung 1 natin ang kukunin natin. Okay? Yung denominator natin.
So it means ang sagot dyan, yung pang 21 digit natin is 2001 digit natin is equivalent sa 1. Okay? So yan. Answer is letter D. Okay? So maybe we'll just cut this video and then later we'll continue this number 3. Okay? We're gonna cut this video and show na tayo.